Good day guys and welcome back to my channel. I-share ko sa inyo kung ano yung mga signs at paano siya i-diagnose. Then kung gusto niyo mag-DIY, ilalagay ko lahat sa description yung diagnostic at saka yung DIY video niya. Bago tayo magsimula guys, please don't forget to like the video, subscribe na rin, and hit the notification bell para updated ka kasi marami tayong video. So proceed tayo guys sa next, which is ball joint and suspension arm bushing. Yung control suspension arm bushing. So paano nyo malalaman kung may problema na yung ball joint nyo o yung suspension arm bushing? Pinagsama ko siya kasi nakakonect kasi yan. So number one doon palagi is yung knocking or clunking noise. Same yan halos ng mga pangilalim. Kaya pansinin nyo guys, kaya sinabi ko sa inyo, huwag nyo dadalhin na huhulaan agad ng mekaniko yan. Kasi halos lahat yan, iisa ang sign. Lagutok, langit kit, halos parehas yan. Kaya importante na yung pagdadalan nyo o kung gusto nyo mag-DIY, marunong kayo mismo mag-diagnose or at least may idea kayo paano mag-diagnose. Kasi pare-pareho ang signs nyan para hindi sayang yung palit ng parts. Then next don guys is yung shaking or vibration and steering wheel. Ito kasi guys, yung ball joint natin, yan yung nagko-control ng at. Kung yung tie rod kasi natin, yan yung nagko-control ng ating steering, paliko pa kanan. Paggalaw-galaw ng ano. Ito naman yung ball joint naman natin. Siya yung nag-hold ng tire natin. Nung knuckle natin. Na naka-steady yung gulong natin. Na nakaganyan. Hindi siya yung gagalaw-galaw to. Kasi pagka sira na yung ball joint mo, may tendency kasi nagagalaw-galaw na yung gulong mo. Tapos, next don is unstable braking. So, unstable braking kasi nga sira na yung ball joint mo. Kaya pag nag-brake ka, gumagalaw-galaw na yung sa may bandang gulong. Kasi sabi ko nga kanina, yung ball joint, yan yung nag-hold ng gulong. Siya yung nagko-control ng gulong para kung ililiko mo siya, iikot din yun. Ngayon kung may sira na yun, pag nag-brake ka, medyo mag-slide na tong, yung brake mo, mahirapang medyo, pag nag-brake ka, mararamdam mo nagsishake yung brake mo kasi gumagalaw na yung ball joint mo. Hindi yung katulad na steady siya, pag brake mo, stop agad to. Yun kasi pag nag-brake ka, gumagalaw yung gulong mo. Feeling mo may problema yung brake mo, pero ang totoo, ang may problema nun is yung ball joint. Tapos, next is yung nagpo-pull siya towards left or right. Yung too much pulling. Halimbawa, pupunta yung sasakyan mo pag pinatakbo mo, parang kumakabig siya ng pakaliwa or kumakabig ng pakanan. Normal naman yun. Pag yung manibela mo, syempre pag binitawan mo yon, kakabig yun ng konti-konti. Konti lang, pero pag sobra nang kumakabig na sa pakaliwa or pakanan, ang ibig sabihin nun, yung ball joint mo may problema. Kasi sabi ko nga, di ba, ang nag-hold ng gulong para dumiretso siya, yung ball joint natin. So kung may problema na yan, habang tumatakbo ka, gumaganong-ganong na kasi yun. Dahil hindi na stable yung ball joint mo. Yun po yung mga common issue ng ating ball joint. Punta naman tayo sa diagnostic. So, paano natin malaman kung may problema na yung inyong ball joint? So, number one, again, jack yung sasakyan. Jack nyo yung sasakyan para nakaangat ang gulong. Kumuha lang kayo ng kahit anong mahaba. Ito ang ginamit ko, yung tire wrench. Lagay nyo sa ilalim. Ito. Pagkasyay nyo sa ilalim, kung hindi kasya, i-jack nyo ng maigi yung sasakyan. Taas nyo pa. Tapos, sundutin nyo to. Angat-angat nyo lang to. Yan, flat kasi. Yan, pero angat nyo yan. Yan. Usually, pag sira na yung ball joint mo, ito aangat-angat yan. Gagalaw yan. Uuga. Itutulak mo lang paangat yung gulong. Usually, pag sira na yan, aangat-angat yan. Gaganon-ganon yung gulong mo. So, ito kasi bago. So, wala kang mararamdaman dyan. So, next is visual inspection mismo. So, yun. I-inspect natin, guys. So, ayan yung ball joint natin. Ayan. So ayan yung ball joint to. Una yung titingnan dyan kung sira na yung boot. Ayan. To okay pa to kasi bago to. Tapos pangalawa nga yung kanina, katulad kanina ginawa natin. Yung pag inangat mo kasi to kanina sa gulong, gagalaw-galaw na yan pagka sira na yung inyong ball joint. Ayan. Ito kita mo. Di yan gumagalaw kasi bago. So pinaka the best dyan, tanggalin talaga tong suspension arm. Yun. So next naman natin dyan guys is yung ating suspension arm. Ito, control suspension control arm bushing. So ito yung bushing nyan, 1. Tsaka ito. Yan, ito. So napakadali lang naman i-check nyan guys. Aside sa pwede nyo makita visually, pag tinanggal nyo na to,
pwede nyo makita visually yan kung sira na, kung punit na yung bushing nyo. Pangalawa nyan is, habang nakaganito, ikot-ikutin mo to. Galaw-galawin mo to. Ayan. Galaw-galawin mo to. Ayan. Ayan. Galaw-galawin nyo yung knuckle arm. Steering knuckle. Ayan. 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 Pansin nyo. Ayan o. Tumutunog siya. Ayan. Ayan. Kita nyo. Gumagalaw. Yun o. Actually, kaya yung gumagalaw kasi lumuwag yung bolt niya. Bago to pero lumuwag kasi yung bolt niya. Kaya gumagalaw yan. Same sa kabila. Ganyan lang siya kadali. Ito, mabivisual check nyo itong kabila kasi hindi yan basta-basta gumagalaw. Ang ano lang niya, makikita nyo punit na yung baka, yung rubber. Ito naman, talaga hindi nyo ito madedetect. Hindi naman makikita yung rubber nito. So, ang purpose niyan, gaganon mo siya. Yan. Pag maluwag na, pag sira na kasi ang bushing niyan, pag ginalaw mo to, yan, gagalaw-galaw na yan. Tapos yan din yung nagkuk. Pagka minsan naman okay naman yung bago naman yung bushing pero tumutunog. Yan. Dahilan nun is maluwag lang yung bolt. So higpitan mo lang. Pero pag maluwag na talaga yan, malaki ang plane yan. Palitin na. So yan guys, yung ball joint. Kung magpapalit kayo ng bushing, kasi tatanggalin tong suspension control arm pag magpapalit kayo yan. Maski yung ball joint, tatanggalin nyo talaga yan kasi dadalhin nyo sa machine shop yan. Ipapapress in, press out. So, ang ano roon, kung magpapalit naman kayo ng isang part, recommended doon is, palitan nyo na lahat para hindi sayang yung inyong effort. Kasi tatanggalin nyo rin yan eh. So, pag tinanggal nyo yan, palitan nyo na yan lahat. So, yun guys, bali, ito yung example ng suspension arm natin. So, ayan. Ito yung sa bushing. Ayan, ito. Tsaka ito yung isa pang bushing. Tapos ito yung ball joint. Ayan. Ganyan guys. Mga sign niya nasira na. Ayan, nasira na yung boot. Laging boot. Tapos tingnan nyo, ayan o. Lagi yan. Pagka yung mga, kahit mga ganito o, sa tie rod, magkakamukha yan. Iisa lang itsura niyan. So, dapat yan hindi yan nagagalaw-galaw. Kaya wala nang control dyan. Kasi pagka ginanya mo yan o, muuga-uga na siya. Tapos yan. Kaya maingay din yan. Kasi yan, bakal to bakal na rin yung ilalim niyan. Ayan o. Bukod sa gaganong-ganon yan, pag tumakbo, maganon-ganon. Maganon din nila yan. Pagka sa humps naman, ganon naman yan. Tapos ito naman pagka nakita nyo, ayan, may ikot na siya. Supposedly, hindi yan gumagalaw. Ayan. Dapat nakaipit yan dito. Tapos yung kabila naman, ayan, pag nakita nyo, ayan, sira na yung bushing. So, yan yung pagka suspension arm tsaka ball joint. Tatanggalin nyo talaga to kung gusto nyo makita. Actually, tatanggalin nyo naman talaga to kasi ipapapush, press in, press out nyo nga yan. So, pagka tinanggal nyo na, pakitihan, i-inspect nyo na rin lahat. Kaya nga recommended talaga dyan is palitan nyo na lahat para isang gawaan lang. So, yan lang guys. Maraming salamat. Kung nagustuhan nyo yung video, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell. Tapos, kung may GC kayo, FB group, pakishare po kasi talagang napaka-informative nito para sa mga car owners. So yun lang, maraming salamat and God bless.